Let's go to Catherine. I did an interview with Catherine at maraming mga taong nagtataka na ano ba nangyari? Because you were very, very close. So, what happened to them? And then Catherine tried to explain that dahil nga sa trabaho at sa mga circumstances, ika nga na naganap, you just grew apart. What happened? Your side of the story. Yes, Tito Boy, napunod ko yung interview niya po with you. And aminin ko, Tito Boy, na ever since talaga, I have been avoiding this topic simula nung sinasabi nila na nagka-issue kami ni Kat. Tapos, pag tinatanong ako, lagi kong sinasabi na okay kami. Dahil every time na tinatanong si Kat, sinasabi rin niya na okay kami. But after watching her interview, Tito Boy, with you, siguro nga yun yung nangyari na nag-grow na lang kami separately. Paano ba? Mahirap kasi, Tito Boy, na isang araw magigising ka na lang na wala na lahat. And, paano ba? Nagising ka one day na biniblame mo yung sarili mo sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano. Hindi mo naman alam kung paano nangyari yon. Dumating ako sa point na iniiyakan ko siya, Tito Boy, every time na alala ko. Affected pa rin ako, Tito Boy, every time na may nababasa ako na sinasabi nila about our friendship, affected pa din ako. And I guess, Tito Boy, sa kahit anong klaseng relasyon naman, mawawala lang yung pain kapag nagkaroon kayo ng closure. Kasi yung closure na yun, hindi naman yun yung isang bagay na para lang matapos lahat. But to give yourself time to heal. And that's what you did. Yes. Pero hindi makakaila dito sa sagot mo sa aking katanungan na nagkaroon kayo ng problema. Yun, Tito Boy, nagising na lang ako. Hindi ko alam kung bakit. Dapat may indicator yan. Tumawag ka ba na hindi ka sinasagot? Nagtitext ka ba na hindi ka na sinasagot? Or kasi hindi naman pwedeng ganun na lamang? Yun yung nararamdaman kong pain, Tito Boy. Okay. Kasi hindi mo alam saan siya. Yun nga po, sinisisi mo yung sarili mo sa isang bagay na hindi mo alam kung paano nangyari. And wala kang kahit konting hint kung paano nangyari yon. Siguro yung time na lang din yung hinayaan kami na mag-heal parehas. At makakatulong yun. Yes. And ngayon, Tito Boy, how are you guys today? Sobrang okay kami ni Kath. Every time na minimessage ko siya, sasagot naman siya. Okay. That's good. And I mean, praise God. Thank you, Lord, talaga. And I guess, Tito Boy, yun na yung importante sa friendship namin. We may not have the same friendship that we had nung nasa Going Bulilit kami. But masasabi ko na yung pagiging special ni Kat sa akin at yung pagmamahal ko para sa kanya nandun pa rin. And ang importante dito, Boy, pares kami na yun yung sinasabi namin sa isa't isa. So I guess, yun na yun. I really hope that it gets better. Siguro may mga pinagdaanan lamang kayo to make this friendship stronger. Yes. May mga nangyayari sa ating buhay that lead us to our one great love. Wow! Ako, ang galing ni Tito Boy talaga! Tonight, we'll